And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed. And the word of the Lord was published throughout all the region. But the Jews stirred up the devout and honorable women, the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coast. But they shook off the dust of their feet against them, and came unto Iconium. And the disciples were filled with joy, and with the Holy Ghost. Let's pray. Salamat sa kwento, Panginoon, na ito naman nangyari sa buhay ng mga lingkundor ko, Paul and Barnabas, at saan na sila po pinanggihan ng audio. Sila po ay binigyan ng another direction saan salita po hindi dapat ma-despise. Ito ay mapang ayaw ng ibang tao. Doon kami sa ibang tao, Panginoon. Sige, natanggap naman. Pag-pray na maintindihan namin ang lesson namin ngayong hapon. Para galang, Panginoon, ang salita, ang kalooban, ang hanapin namin. Kung lulati, in Jesus' name we pray. Amen. Pray, okay, kapag po. Tama. So last week, umusan natin ito, Acts 13. Sa Acts 13. So yung tinawag si Barnabas and Paul. So hiniwalay sila. So lesson nun, minsan, kahit saan naman eh, diba? Si Kino, sipag din ng batang to. So sige, ano saan magaling si Kino? Saan magaling? Marami, magaling siya. Sipa. Seryoso tayo, seryoso. Walang kwenta yun, malaro. Kaya kasi sabi siya mga bata, hindi so, pinag-aala rin matinong bagay. Ha? Yung mga tinotolerate siya sa mga bata kasi nga bata. Pero pag nag-aaral tayo, hindi tayo nag-aaral ng kalokohan. Diba? So ano yung mga dapat matutunan ng mga bata rin? Basa. Anong pabawa ng magaling magbasa? Okay, wala pa, basa lang yun. So, pwede ka magturo. Okay? Ano ba? Yan naman yun, pagturo. Pero after mo magturo, specific ang gagawin eh. Kasi yung mga generic, magturo, basa. So, ang pabawa natin, may specific focus yan. Okay, kanari, gumawa ng pagkain, eh. Bakit hindi natin kailangan ng yun. Basta marunong din dapat. This basic. Pero yung mga highly technical na tabaho kasi sa amin, gano'n. Mabilis yung magbasa. Bigyan ka lang ng document, alam mo na yung gagawin mo. So yan. So, sa ministry, marami rin gawain. Tulad yun, sinasahin natin yung mga musician. Diba? Kasi maganda yung worship ang mga ayos yung music natin. Ngayon, medyo sablay-sablay pa tayo. Pero maganda ng maganda yan. Amen? Amen. Tapos ano ba? Sa church na lang. Nag-akay ng kaluluwa. Yan ang pinaka. So last, sino sa mama? Sino Chelsea? Nagkaka si Maria. So nakikita naman yung soul healing, di ba? So pero nyo, pero di ganun kadali yun. Di ba? Depende kasi sa mga kaharap nyo. Ngayon, mga bata, alam na alam nila yung topic, lagi natin pinag-usapan yung kaligtasan eh. I-share nyo na sa kanila para sila maliligtas. Huwag lang kayo kakabahan, alam niyo yung topic, alam niyo yung subject, alam niyo yung mga verse. Mga importante may verse, hindi pwede kwento lang. Ngayon mo, ganun eh. Ganun, kwentuhan tayo ngayon eh. Ganun. So dapat alam niyo yung mga salita ng Diyos kasi na magliligtas. So ano ba yung mga tabawa natin sa church? Linis, medyo madali yan. Yung mga bata, hindi pa rin maglinis siguro. Baka yung pinaglinis kayo, lalo madun na yan. Masira pa yung kaya. So, makilinis nga yung electric pan. Kaya mo linisin yan? Hindi ko? Kaya mo? Masira, di ba? Isa yun yan. So, sira-sira na eh. Nilinis mo yun? Ano mo? Sulay sa na yung maglinis.
Linis, linis. Pagbulot, nagbubulot ba kayo doon? Saan nga, sinilis na ba ang bulot? Ano ba? Ano ba ang natin? The church. Sino ang taksali? Yung tala, soul winning, discipleship. Kaya pag alam na alam mo na yan, ikaw ay nihiwalay na. Kasi para, ikaw yung gagawa niyan. Alam mo na eh. Kung ganun yun, pwede ka nang iwanan. So, ganun yung nangyari kay Paul. And then kay Barnabas. Basta, talakay din natin last time yung kalaban, no? So, bahagi sa tamaw ng preacher talaga, kalabanin yung mga kalaban. Kasi ang labanan sa preaching, ano, paniwalain mo eh, di ba? Yung mga tao, maintindihan nila, turuan mo sila. So, ang kalaban ng tagpagturo, ano? Tagagulo. Totoo yun. Kahit dito, lagi sinasabi sa'yo, di ba? At si basta nagagalit, ano lang, nag-uusap lang mga kao. Kaibigan ko itong mausap ko eh. Nagagalit si Pasto. Di ba? Mamaya ka mag-uusap. Pwede naman eh. Di ba? So, kasi ganun, pag nag-aaral tayo, may magulo, maingay, may papatawa pa. Di ba? May kengoy dyan. Ano pa? Sundot-sundot ka. Hindi ka makapag-concentrate. Diba? O, ito yun si Michael. Hindi makapag-concentrate. Hindi ka nakayos ng upo. Nag-uumpisa yan sa upo. O, yan. Sana yung kayo. Actually, kahit yung ibang matanda, may kilala akong mga matanda. Hindi makapag-concentrate yun. Yung nakikilig mo ng preaching, sinatamaan na siguro, hindi matagalan. Ano ginagawa? Diba, labas-labas. Ganun. Okay. Kaya masanay kayo. Wala tayong pinag-uusapan dito kung hindi nyo kailangan. Amen? Ito tayo ng oras natin. Kaya dito, kalaban ni Paul. Yung mga nanggugulo. Niloloko yung tao. Nilabanan niya, di ba? So, ano nangyari doon? Kailangan niyo pa? Bulag. Yung mabulag. Yung nakakalabanan yung preacher eh. Okay, ano parang nangyari? So, basta sila ay nasa synagogue, nagturo sila. So, sila ay nag-preach. Tapos, talaga naman tumayo si Paul. Kasi dito nag-umpisa yung ating preaching. Medyo matagal yung pinag-aaralan natin. Ano ba yung binda sa Bible? Siyempre yan, Diyos. Pero meron siyang mga lingkod. Nag-umpisa yan kay Abraham, kay Moses, ay nangyari sa Egypt, alam na yan, di ba? Tapos nakapunta sila sa Canaan, nahati yung lupa, ay nasaan nila. Tapos, nang tinuba sila, hindi lagi. So, umpisa, matinu sila, parang mga bata rin. Pag napagalitan niya yan, hindi tinu yan. Hindi kinig yan. Tapos si, tapos nagtuturo na si Pastor, hindi kayo na pinapansin, kukulit na naman yan. Kukot-kot ng kung ano yan, di ba? So, Panginoon, ganun din yung nangyari sa kanila. Matandaan na to, ha? So, pag nagkakagulo na sila, hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Sa naglalabo-labo na sila, iba na yung ginagawa nila. Paparusahan na naman sila ng Diyos. Tapos, maano sila, sasakop sila. So, kaya may mga judges, may mga leaders. So kahit sa atin, kailangan natin leaders, amen? Kahit sa inyo, medyo marami na tayo. May nasa akong leader dito, okay, matanda. Pag may problema, alam nyo gagawin nyo? Si ano po, si Elijah po, tinatapad ko muna sa church. Lagi nyo sabihin kay Pastor, una, gano'n. Alam mo si Pastor gagawin, di ba? Pero hindi gano'n si Elijah, kasi gano'n nyo, di ba? Kaya kahit may sakit kayo, pag-pray kayo, di ba? Sabihin ko kay Pastor. Ano yung mga gulo minsan? Ay, nag-away po si ganyan, kaya hindi atin. Sabihin ko kay Pastor. So, yun, yung mga tanda, kayo na rin magsabi, di ba? Anong masabihin nyo? Ay, wala yan, bali, wala yan. Huwag na kayo magkakayo, bati na kayo. Kaya ganun lang yan eh. Pag walang nagli-lead sa atin, sa inyo, magulo. Di ba? Hindi nyo alam gagawin nyo. So, ganun yung nangyari sa Israel. Kasi yung mga leader, nakuloko din.
Kasi nakakatamad naman talaga mag-lead, di ba? Gusto niyo ba kayo saway ng saway o kayo yung masaway? Di ba? Madalas gusto mo kayo sasawayin. Ah, sige po, sige po. Pero kami, nilolo akong may leader, may nanay, di ba? Ang hirap po saway ng saway. Kaya yung ibang nanay dyan minsan, tinatamad na, oh, mahala ka na nga dyan. Yung Facebook na lang ako dito. Ganun minsan, kasi nakakapagod. So kaya yan ang nangyari sa kanila, yung mga hari nila, nagkaroon sila ng maayos na hari, may hindi maayos na hari, pag maayos ang hari, maayos din sila. So inisa-isa ni Paul yan. Bakit na inisa-isa? Para maintindihan, ma-remember, maalala ng mga tao, na hindi naman basta-basta sila nation. Diba? Sila pinili ng Diyos para may gagawin sila. So ngayon, tayo dito, naligtas. Ligtas ka na ba, Inigo? Ligtas ka na ba? Okay, ano? Personal yun eh. Si, ano, Lia, ligtas ka na ba? Ba't ka niligtas ng Diyos sa palagi mo? Bukod sa mahal ka niya, siyempre. Ba't kanya niligtas? Ba't hindi lahat ng tao ligtas niya? Di ba? So may gagawin ka. Ganun yun. At tulad yung mga anak ko, inuutusan ko na yung labat, lagi marunong. Alam niya nang gagawin, ha, Stephen? Okay, yan. So, si Shana. Stephen, marunong na yan, nautusan na yan, di ba? So, may gagawin ka pag bahagi ka na ng pamilya, di ba? So, ano pa yung mga dapat gawin ng pamilya? Kaya, pag may gulo, alisin yung gulo. Sumbong nyo lagi sa magulang yung pagkailangan. Amen? Kung kailangan, kung kaya mo na, ayusin mo na. Okay? Kung alam nyo yung kasama nyo dito, medyo naglolo ko na, gabi yung pastor, huwag masyadong ano, labo, sakto lang. Diba? Ay, si ano po, si ano, nagpuyat na naman sa labo. Hindi na naman makapag-church yun, kasi puyat eh. Yan. Ay, yung mga ate nyo rin, ganun din, sambong nyo rin, pag ano, sumbong niyo sa mga ate niyo. Ay, nagpapaligaw na po si Chelsea. Ang believer. Tambay doon. No? Sumbong niyo din. Sa magulang niya muna. Tsaka yung pastor na rin kasi mahalan niya dito, di ba? So, ano pa? Yan, ganyan. Baka si ano, Michael, nagdadrugs po. Huwag naman, di ba? Eh, si ano po, hindi nag-aaral, yun. Para alam ng mga guardian. So, sila ay, so, ganun nga sa ano, may leader sa ano, magwawala mo, ano po. So, pinaka-prominente dyan si David, yung hari nila na, ang tao dyan, a man after God's own heart. Kasi matindi na si David, propeta na siya, hari pa siya. So, ang gusto natin makita dito, malaki ang magagawa natin, pagiging leader natin, ay takot sa Diyos. Amen? Amen. So kaya lagi nyo pag-pray yan. Yung pastor nyo, lagi maayos. Yung tatay nyo, especially. Diba, paano yung tatay mo? Hindi alam gagawin. Diba, ang hirap nun. Ikaw na mismo, alam mo yung gagawin, pero tatay mo, loko-loko, diba? So kaya yung mga tatay, sabi ko sa kanya, sishare na natin, pag-pray nyo rin, kasi mga lalaki talaga, medyo mailap yan. Pag-pray nyo, amen? Amen. Pag-pray nyo ba yung parents nyo? Ang gulang nyo? Pray nyo lang. Mas magiging maganda, especially ang takbo ng buhay nyo. Nandiyan ba yung papa nyo? Nandiyan. Wala dyan. Pero, umuwi-uwi naman. Madalas. Pasok lagi. Gabi lang nandiyan. Please, pag-pray na rin, di ba? Pag ang tatay ang lead, pag ang leader, maayos, may takot sa Diyos, maayos ang takbo ng pamilya. Ganon din yung nation. Ganon nakita natin dito. So, si David, propeta na, hari pa. So, anong i-expect mo? Kaya nangyari doon sa Israel, sa kanila, kahit loko-loko yung marami sa kanila, nangyari? Tumigo. Kasi mga Diyos yung hari eh. So, ganon yung pag-leader, kaya ngayon, pag-train nyo rin kayo, sana itong mga lalaki, mag-tino kayo. Maging matalino, responsable, kilala mo ang Diyos, saka sinusunod mo ang Diyos. Ang takot ka sa Diyos. Ganun yun. Amen? Yung mga babae naman, ganun. Yung ikaw din mismo. Tapos maayos ka mabae. Tapos yung mga pangasawa mo, maayos din.
Yun yung maganda yung ating buhay. Nakapaglibdo tayo sa Diyos ng maayos. Ano nangyari kay David, isang anak niya, di ba? Ilang generation yun. Maunlad sila. Ngayon, sabi dito, of this man see that God, according to His promise, raised unto Israel, the Savior Jesus. So, dyan na medyo na fast forward. So, nasa David, tapos Jesus na. Ibig sabihin, ang purpose pala nung bansang Israel, kasi nga, mabless dapat lahat ng tao, maligtas sana lahat. Kaya hindi nangyari yun, nagsuway sila, si Solomon lang, nagpakasarap, di ba? Mali. So tayo dapat, hindi tayo magpakasarap lang. Okay, meron tayong church, ang saya na natin. Sikip na nga natin pag ano, di ba? Sunday afternoon, sabi ni Bud. Mano natin ito eh. Buwagin na natin. Kasi ang hirap eh. Babaksan yung second floor. Hindi naman, yun yung pilar. Ganun talaga eh, naman ang balak talaga dyan dati pa. Ganun talaga, alam na magsiksiga tayo. Pandemic pa, ano? Okay natin kasi kailangan din naman yung gagawa. Kaya niyo ba magtibag niya? Ha? Pupukumay niyo lang naman eh. Ha? Pwede. Pwede magtira ng konti. Sipin pa natin eh. Okay? Yung mga sopa. Upuha na rin, hindi pa. Hindi naman yun, iba church gano'n eh. Ang mga matanda, sopa. Para social sila. Okay, so, anong next kay Jesus? Sinong next? Si John. So kasi may ginampanan din si John. Kaya nabanggit siya dito, whom? Sinabi niya, sino ba ako? Sino ka ba? Sinabi niya, hindi ako ang Panginoon, hindi siya sa Kristo. Importante yan kasi, kayo, right, baka medyo natuto lang, wala, si Pino natuto sa Bible. Ay, ganun pala yung natuto ka sa Bible, no? Nag-soul winning ka na, may naiiniwala sa yung tao. Tayo na kaya sa sarili ko religion. Ay, mga ganun eh. Importante, kahit mga pastor, papauso ng ano, nasa, sumikap na ng konti, nasa may tubig ko. Hindi kasi ng ano eh. Ang tubig. So, importante yung point to, kung ano lang sinabi sa'yo ng Diyos, yung nasabihin mo, di ba? Kasi John the Baptist, hindi naman siya yung Kristo eh. So, ginawa niya, tinuro niya yung tao kay Kristo. Amen. So, ganun. And then, ipaka-humble siya. Ito naman yung preaching ni Paul. Men and brethren and children of the stock of Abraham, and whosoever among you that feared God to you is the word of salvation sent. Matapos na rin natin ito last time, eh, di ba? So, nabanggit sa inyo, ang kausap minsan ng mga likod ng Diyos, yung mga nakikinig. Yung hindi nakikinig, mahala na sila. Kaya pag may hindi nakikinig sa inyo, kala nyo ba, ahabulin ko kayo? Nasaan na si, ano, you know, si Tayshel, ba't wala siya? Hindi tayo mag-start pag wala siya dito. Hindi gano'n, di ba? Tuloy-tuloy lang, gawain ng Diyos. Importante kayo, pero hindi kayo gano'n kayo importante, di ba? Para, pag pumalis kayo, hihinto na kami, hindi gano'n. So, for they that dwell in Jerusalem in their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read of the Sabbath, they have fulfilled them in condemning him. So, sinasabi kasi ng mga prophets na si Kristo nga, yung Messiah, ay paparusahan. So, pero, siyempre, hindi mo gusto ikaw yung parusa. Diba? Gusto mo ba ikaw yung parusa sa Panginoon, tagapagligtas? Ay, kailangan mamatay siya. Kailangan may humumpa sa kanya. May gagawa niyan. Katulad ng minsan, kaya may loko-loko dito. Alam natin yung mga loko-lokong bata, alam niyo ba yan? Pag laki-laki niyan, maagang mamamatayan. Alam niyo ba yun? Kami yung mga baklang example dito. Kami sa Bible, they deserve death. Kami sabihin ba, ikaw ay papatay? Hindi ganun, di ba? Pero may makakuha ng makakatagpo yan. Yung mga makukulit na bata, lagi yan. Yung parusa sa'yo, darating yan. Di ba? Darating yan. Dami ko na nakita yung makukulit namin yung classmate noon. Na-kick out. Alam niyo yung kick out? Sinipa. Sobrang kulit, di na tagalan ng mga teacher.
Hindi na tagal na school. Huwag lang kulit eh. Diba? Yung Panginoon din, pag napupundi rin, pasto, napupundi din. Okay, pag nakasala ko sa inyo, hindi na kayo pwede dito, sabihin ko, bawal yan dito ha. Kasi kung nakakabulo lang kayo, ba't andito pa kayo, di ba? Ang ginagawa nyo dito. Di ba? Kung ang Diyos nga eh, nagagalit din siya, ako pa kaya? Makukulit. Okay? So yun ang nangyari dyan, yung nagpapatay kay Jesus, obviously, ang tindi ng parusa nung mga yun. Diba? So, nangyari yun. Kasi sabi ng Paul dito, dahil lang, yun yan, may tagapagligtas dapat, siya ay mamatay. At namatay nga siya, at ang pumatay sa kanya yung mga audio. At siya naman ay nabuhay magmuli. Hindi yung puntating point din. So, hindi si Jesus namatay lang, talunan siya, di ba? Ganun ba yun? Kung namatay siya, natili siyang patay, parang si Muhammad, si Buddha, mga false prophet naman yun. Ngayon, namatay siya, wala na. Wala siyang magawa. Diba? Nabulok na lang. Diba? So, pero si Jesus, hindi siya nabulok. Okay? Siya ay nabuhay magmuli, ang dami nakakita sa kanya. At siya ay, doon nag-preach naman siya dati na, nag-preach pa siya ulit. Okay? At kung maalala niyo yun, ginawa niyo yun. Pero may eksena lang kung nagkasarag pa siya. And then sinasabi ni Paul, God had fulfilled the same unto us, their children, in that he had raised up Jesus again, as it is written, also written, the second son, thou art my son, this day have I begotten thee. And as concerning that he raised him from the dead, now no more to return to corruption, he said on this wise, I will give you the sure mercies of David. So, ano yung sabihin nun? So, alam niyo yung mga pangako kay David? Sinabi kay David ay ang inyong kaharian ay hindi magwawakas. Yung sinabi niya. Pinasa niya yung Solomon. Pero, nakalimutan na nila yun. Yung maganda, nakasulat sa Bible. So, yun pala, kaya si Jesus ay nabuhay magmuli, yung kanyang kingdom hindi na magtatapos. Alam niyo yung kingdom, kung mata? Nabasa niyo yun, di ba? So kasama ng kingdom, hindi lang yung hari, prinsesa, yung buong tao. Pag maayos yung hari, maayos yung rule, maayos lahat yung mga tao. Maunlad sila, masaya sila, hindi sila puro gera. Okay? Kasi sabi dito, yung pinangako pala sa kanila, yung pinangako sa lahat. Okay? At hindi naman kinalaman yung, kinukumpara yung kaharian ni David. Ito yung isang bagay na kaya nga siya nabuhay magmuli kasi sabi sa kanya dito, hindi siya mahubulok. Okay? Sabi, thou shalt not suffer thine holy one to see corruption. So si David ay patay na, sino sinasabi dito? So yung kanyang anak. Sinasabi dito, ako sa'yo maalala niyo, wala pa kayo kasi dito nun eh. Yung si Peter, ganito rin yung preaching ni Peter. Sa Acts 2. So, sino ngayon yun? So, sinasabi niya si Jesus yun. Ngayon, ano ngayon kung nabuhay siya ngayon? Sabi nito, be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins. So, dahil siya naman ay namatay, tayo ay pwedeng mapatawad. Ang sabihin nun, medyo classic yan sa Christianity. Diba? Kung soul winning tayo, sinasabi natin, nakikinig ba kayo? Hindi naman ginasama kayo soul winning eh. Hindi mo kailangan ulit-ulitin yan dito kasi nakikinig nila doon. Ang sinasabi natin, si Cristo ay namatay, para sa kasalanan mo, hindi mo kayang iligtas sa sarili mo, sino magliligtas sa'yo? Kailangan may mapag-usahan dahil sa kasalanan mo. So dahil si Cristo ay namatay, siya ay nagbayad ng kasalanan natin. Therefore, lahat ba ng tao na napatawad na? Pumating? So, meron ng paraan, tama. May pwede na tayong mapatawad kasi may nagbayad na eh. Ayan. So, sino ngayon yung mag-justify? Sino yung maliligtas? Dahil may nagbayad na, sino yung mapapalaya? Mapatawad at maliligtas. Sabi dito, and by him, all that believe.
Okay, hindi lahat eh. Ganun, lahat ng manampalataya. Nananampalataya ba lahat? Yung iba nga, niloloko-loko lang si Jesus eh. Pero hindi sila maliligtas. Diba? Yung pag sinabing justified dyan ay ginawang matuwid. O tinuring na matuwid. So lahat ng manampalataya ay naging matuwid. Ay naging matuwid sa lahat ng bagay. Yung sabihin nun ay yun yan, hindi ka na mapausahan sa impyerno. Kasi nilinis ka na eh. Kahit makasalanan ka, parang kang walang kasalanan. Gusto niyo ba yun? Kailangan natin lahat yun. Lalo sa kapausahan sa impyerno. Lahat ng makasalanan sa impyerno. Pero pag ikaw yung ginawang matuwid ng Panginoon, kaya hindi na pupunta doon. Ang nalampalataya ka, ang daw ay nilinis according to this, justified. Kaya sa pansin niyo dito, for which he could not be justified by the law of Moses. So ito yung nila, pinakaliwanag na sa ako sa mga kaibigan namin. Hindi na ito nakakaintindi rin pa. No? Kasi mga tao, kahit yung kasama sa Muntalban, yung mapa nila, pray lang natin. Kasi, mga matanda, pag feeling nila, kahit kayo, pag feeling mo mabuti kang tao, ba't mo kailangan ng tagapagligtas, di ba? Isipin mo lang, ay gaya ko naman maligtas sa sarili ko lang, mabait naman ako. Kaya mo ba? Ganun ka mabait? Rachel? Kaya mo ba iligtas sa sarili mo? Hindi, diba? Hindi, salam mo yan. So kaya si Jesus ay iligtas tayo. Siya yung namatay para sa atin. Kaya sabi dito, beware therefore. So, pansinin natin hindi niya kayang mag-preach si Paul dito ng isa-isang soul winning to. Ha? So, ang ginagawa natin, pag mayroon tayong pagkakataon na hindi natin kayang mag-preach sa isa-isa, yun sila. So, winawarning na lang natin. Tapos later yung one-on-one. Kasi sabi ni Paul ngayon dito, beware therefore lest that come upon you which is spoken in the prophets. So, sa dati na lang may warning na pala yung mga propeta. Ano to? Lagi ko sinasabi siya, mga bata, tingnan nyo to. Behold, ye despisers, ito sinabi dati ha. Behold, ye despisers, and wonder, and perish, for I work a work in your days, a work which ye shall no wise believe, though a man declare it to you. Sa Tagalog, mag-ingat kayo kasi makikita nyo, kayo, mga tinukoy siya dito, mga tinukoy yung mga tao, dapat natin iwasan. Anong dapat natin iwasan mga tao, mga despisers, despisers? Eh, wala lang yan. Mga ganun. Hindi naman nila alam yung ginagawa nila, hindi alam yung iniisip nila. Ah, basta yung wala yan. Yung sabi ni Pastor, mag-ibig siya isang oras, wala yan. Yung mga ganun, di ba? Ano ba sa'yo yung mga ganun? Yung tamay, yung ba dyan? Kami, inom-inom lang kami dito. Despiser. Walang pangialam. Yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Huwag ganun din kayo. Kung yung dyan kayo, nakaupo nga kayo dyan, di kayo nakikinig. Anong iniisip nyo? Ano iniisip ng taong di nakikinig? Magaling ako. Diba? Hindi ko kailangan yan. Huwag mong tuhuan. Ganyan iniisip nyo, diba? Diba? Ba't nyo alam, pastor? Ay, kasi dumaan din ako sa ganyan. Lahat naman tayo. Alam mo, mas importante yung usapan nyo nung ano mo. Ay, tumulog yung cellphone mo. Teka lang. Alam mo, mas importante ba yun sa salita ng Diyos? Pero may mga ganun. Kasi sabi niya, beware. No? Kasi yung sinabi niya matagal na, yung mga tao nagiging ganito. Binabaliwala yung salita ng Diyos. At sabi nung, kung sinang wando, hindi nagulat. Ha? May impyerno pala. Sabi nung kainuman ko, walang impyerno eh. Ay, niwala nun. Hindi mo alam nun. Diba? Sabi ng kalaro ko, ano eh, maglaro ka na maglaro hanggang subay ang ulo mo, ganun lang ang bulay. Kaya nga nagugulat, itong mga sinasabihan niya, magugulat din kayo, kala mo ha. Darating yung panahon, at sabi yung perish, ibig sabihin yung perish, ito yung generic yan sa mga, yun nga, yung mag-fake sa buhay. And even worse, syempre, yung mga punta sa impyerno. Diba? Kung hindi man ikaw, mga anak mo, gusto mo punta sa impyerno, mga mahal mo sa buhay, sa impyerno. Kasi hindi mo sineryoso sa salita ng Diyos. Pag sineryoso mo pala ito, alam mo yung gagawin mo. At least kung naligtas ka, paano ka mag-anak mo? Medyo hard case, hindi ano.
Kahit sabihin pa, Nay, Tay, church tayo. Ang dami niya palang tinaling ni Satanas doon sa utak ng mahal mo sa buhay. Sa palagay mo, madadala mo sa church yun? Kung hindi ikaw tumutok sa salita ng Diyos, hindi rin lalo. Ito sinasabi niyo, ito sinabi ng mga propeta, sinasabi sila ngayon na meron akong gagawin, nasabi ng Diyos, sa mga panahon niyo na hindi niyo maniniwalaan. Sabi din niyo, ba't mo masasabihin? Eh kasi nga, pag matigas ng ulo mo, sabi nito, kahit may magsabi pa sa inyo, totoo yung sinasabi niya, hindi mo paniniwalaan. Gano'ng katindi yun? No? Sasabihin niyo sa Quran, may sunog, may sunog! Sino hindi maniniwala doon? Yung mga loko-loko na lang, di ba? At least tingnan mo, mayroon na ba sunog? Pero sa gospel, gano'n yung iba. Eh, may impyerno daw, hindi man lang makinig. Bigyan mo ako ng isang oras. O isang 30 minutes ka lang hinihingi natin, di ba? Para maintindihan lang, meron nga ba talagang langit, impyerno, may Diyos ba? At may paghuhusga ba? So, good news, but especially sa mga Hudyo, as a nation kasi, sila yung dapat gagamitin, hindi sila nakinig. And when the Jews were gone out of the synagogue, so natapos na yung preaching ni Paul. Okay, so hindi sila may naligtas dito kasi lahatan to eh. When the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words may be preached to them the next Sabbath. So, yung mga guest pala sa mga Gentile. So, kasi open sa lahat eh. So, pansinin nyo, yung mga Hudyo na dapat nakakaalam ng salita ng Diyos, dahil for generations, pinipreach na sa kanila yung salita ng Diyos eh. Dapat sila nakarecognize na, ah, ito na nga siguro yung Kristo. Hindi nila na-recognize. At ang mga nag-interest pa, mga Gentiles. So, anong gusto ko sabihin dito, lesson dito, ganito rin. Sa atin dito, siguro, feeling nyo si, ano, walang pag-aasa pa si Plain. Parang di naman naintindi yung pinipreach. Pero kung iisipin nyo, kasi minsan, yung mga hindi mo iniisip na may titino, magpapastol pa, hindi mo iniisip, siya pala yun. Yun ang totoo. Kaya, ito yung mangyayari dito, yung mga Gentiles, hindi walang inaasahan yung mga Hudyo sa kanila eh. Ganun yung tingin ng mga Hudyo sa kanila. Pero sila yung nag-interes sa salita ng Diyos. At dahil nag-interes sila sa salita ng Diyos, anong ginawa nila? Diba? Ang sabi niya, kinausap nila si Paul. Paul, pwede ba next week? Ganda niya sinabi mo eh. Diba? So ganun din tayo dapat kung naiintindihan siya ng tanan ng Diyos, hindi ikaw yung next week, hindi na ako babalik. Baliktad, diba? May mga konti ka naiintindihan this week, next week, hindi nang ganda pa po Thursday, parang Sunday day. Ah, syempre. So ni tanan ng Diyos, ganun din yun. Kahit Book of Acts, Revelation, kahit ano pa yan. So babalik ka, diba? So ganun yung ginawa ng mga Gentiles. Sabi, balik tayo po. Balik kami. Mag-preach ka ulit. Tingnan natin kung ano nangyari. Now, the congregation was broken up and the Jews of this apostle followed Paul and Barnabas who speaking to them persuaded them to continue the grace of God. So yun po yun, yung finish ni Paul kanina, yung finish na sa inyo. Ang dapat mangyari sa inyo, pag narinig nyo yun, dahil ang Diyos pala ay mauwain at siya ay nagligtas, ay salamat sa Diyos. Amen? Pero hindi lang nakatapos yun doon, di ba? Kailangan nyo magpatuloy. Hindi yan natatapos. Hindi ka papatay. Yung kaligtasan din pag nasa langit ka na. Anong gagawin mo? Magpatuloy. Kaya sinabi ni Paul. Ngayon, next week na. So, ilang kaya yung dadalo? Ilang ba yung kamag-anak nila? Kunti lang yun, di ba? Kayo, ilang ba sa baybay sama? Kaya ba yung dalil dati ito yun? Kaya yung dalil? Kaya din yung subukan, di ba? Pero pag tinuwento nyo doon, mga kapitbahay, nag-preach si Pastor Reyes, kilala nyo ba yun? Hindi nyo kilala, pero naintindihan ko yung kaloob ng Diyos dahil sa preaching. Magniyayaan nyo ng gano'n, tapos naiiniwala talaga, naintindihan nyo talaga, sasama yan. Ganun yung nangyari dito, tingnan nyo ha. The next Sabbath day came almost all the whole city. Gano'n kadami yun? Galing, kasya pa ba sila sa sinagog? Di na nga eh. Diba siguro malamang nasa labas na yung iba dun. Ngayon, ano nangyari? So dapat ba matuwa tayo? Gustong maraming tao gusto makinig sa salita ng Diyos. Matuwa ba tayo? Yan. Yung, kung matino ka, matutuwa ka. Kasi ikaw pinagpala ka ng salita ng Diyos tapos gusto mo yung iba tao pagpalain din, di ba? Maligtas din yung iba.
kung ligtas ka na. Yun ang normal, di ba? Pero makikita natin dito, may hindi natuwa. So, anong klase yung mga tao hindi matutuwa sa magandang bagay? Natutuwa ba kayo sa salita ng Diyos? Eh, yung mga hindi natutuwa sa salita, anong klase tao yun? Di ba? Ibang klase yun, di ba? Kaaway yun, sa salita ng Diyos, di ba? So, may kita nito, may kaaway sa salita ng Diyos. Sino? Mga Udyo. Sabi niya, but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, nainggit sila. Kasi alam niyo, kahit sinong religious leader, gusto niya maraming maingilig sa kanya, di ba? Kasi di ba pwede pilitin yan eh. Pero dahil katotohanan yung finish ni Paul, talagang nasabit yung mga tao. Eh, gusto natin, makinig ulit tayo. Ay, ang dami pumunta. Matutuwa ba dapat yung mga audio? Gawin o, pag pumunta dito lahat ng kamag-anak, matutuwa ka ba? Ikaw? Diyan. O, hayayain nyo sila. Kwentuhan nyo ng maganda, hindi yung pakulitan nyo yung kwento nyo. Siyempre, o. Ano nyo, kung paano kayo pinagpala ng salita ng Diyos, di ba? Ganun yun. Ngayon itong mga lulungan to, yung pagdalik, yung kaaway ng salita ng Diyos, na ingin. Ayaw nila nung ganun. Sana hindi tayo ganun. Hindi tayo nang gugulo. At anong sinabi niya? Ito yung ginawa nila. Dahil kumukunta sila sa salita ng Diyos, speak against those things. Ay, hindi naman ganyan. Sinabi niya ganyan. Hindi naman yan. Sabi ni Paul, hindi naman ganyan yan. Eh. So, ginawa nila actually, nangyari sa kanila, nag-blaspheme pa sila. Ibig sabihin, paano nila ang niloloko ang Diyos? Ganun yung pag kinalaban mo yung totoo, sino kinakalaban mo? Ang Diyos! Kasi lahat naman galing sa Diyos eh. Yung kasinungalingan, kanino galing yan? Kay Satanas, di ba? Sabi sa John 8, He is the father of lies. Diba? Satanas. So kung magsisinungaling kayo, kakalabanan yung Bible, sino sinusunod nyo? Eh si Pastor, sinabi, ganyan-ganyan. Sinabi ko ba talaga yun? Mag-ingat kayo. Ako, mag-ingat ako sa lahat na sinasabi ko kahit sa kaninong tao. Kasi nga, ayun ang nilasabi ko, Pastor ako eh. Kasi mali niya sabihin ko, di ba? So, maingat tayo dapat. Ganun din kayo, by the way. Huwag kayo mag-asabi niya ng... Si Pastor, ang pagaling na may sakit to, may cancer, oh. Pinagaling ni Pastor. Para pumunta lang sila dito, oh. Ano ba nangyari nyo, oh? Huwag ganun, ha? Huwag yung dadagdagan. Okay. So, kaya yung mga kumukunta sa salita ng Diyos, kinukunta nila yung sarili nila. Yun yung sabi dito. So, pag alam nyo na disinungaling na kayo, ay mali na kayo, di ba? And then Paul and Barnabas waxed and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you, but seeing that we put it from you, and judge yourself unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Sa Tagalog, itong mga yung mga Hudyo, sila yung una talagang gusto ng Diyos gamitin. Kasi anak sila ni Abraham eh. Ang, si Abraham na ng palataya, and therefore yung mga anak niya, ang expectation sa iyo, matinuling kayo, di ba? So, siyempre, silang ginamit ng Diyos. Pero, yung totoo pala nun, ang mga gustong gamitin ng Diyos, yung nananampalataya sa Kanya. Pag kahit pa anak ka ni Abraham, hindi ka nananampalataya sa Diyos, wala ka rin. Okay? Kasi sabi ni Paul dito, ayaw nyo, ah, sige, ayaw nyo, kung kayo dito. Tingwari lang, si Leah, ayaw makinig. Ayaw makinig, ayaw makinig. O, sige, bahala ka na. Marami sa aming ganun sa church. Aniwala ko, ibang masigasing pa eh. Ano sa si kapatid na ganyan? Ayaw na, ano, open kay pastor. Ano ginawa mali ni pastor? Wala naman. Eh basta, open daw siya eh. Umalis na. Ano nangyari? Hindi maganda yung buhay nila. Hindi sila ginagamit ng Diyos. Kung nagkamali ka, papatawaran ka naman, di ba? Ba't din ka mag-ayos? Di ba? Tuloy-tuloy ka lang sa maayos na gawain. Dapat gano'n. Kaya yan. So ngayon, sabi dito, you're unworthy of everlasting life. So itong mga to, hindi naligtas, hindi pa makikinig, eh talagang hindi na sila maliligtas. Diba? So gano'n din kayo, pag di kayo nakinig, maaaring ligtas kayo, mga anak niya, paano? Sabi dyan, edi huwag kayo, dito na lang kami. Sa mga Gentiles. For so that the Lord commanded, saying, I have said thee to be a light to the Gentiles,
thou shouldest be for salvation unto the ends of the world. So, ang kaligtasan para sa lahat, yung ayawan. Bahala kayo. Ang sinasabi dito. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life, believe. At pag nalilin na ng palataya, anong mangyayari sa kanila? Sensi? Anong palataya, anong mangyayari? Anong mangyayari? Ang usapan natin. Ha? Pamela. Ano mangyayari pag nanampalataya? Sige. Pamela. Nanampalataya yung mga Gentile. Ano mangyayari sa kanila? Patawarin ko ng Diyos. Okay, pag pinatawad, ano mangyayari doon? Maliligtas. Yan. Ano? Ay, maligtas ka pala. Ganun, ha? Nasa top zone. So, maganda ba yun? Diba yun ang maganda? Yun yung dapat yung mangyari sa lahat ng tao eh. Pero pag yung mga hindi naikinig, hindi masyadong naikinig, hindi rin masyadong gagamitin ng Diyos. Kaya sila natuwa at sabi dyan, as they were ordained. So, hindi lahat pa rin. Hindi lahat ng Gentiles naligtas. Yung mga nanampalataya lang. Ang maganda nito ay, the word of the Lord was published throughout all the region. So, pag nagbabasa kayo ng Bible, paulit-ulit siya. Pag may ginawang mira kayo ng Diyos, great work na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Okay, kay Daniel, kahit kanino kaya, kay Isaiah, kay Jeremiah. Lagi nangyayari ito. Yung salita ng Diyos, napapublish. So, ganun tayo din dapat sa church. Dapat kilala yung diadem dito na mga soul winner, hindi manggugulo. Kilala nyo ba yung atin sa diadem? Lasing girl yun. Hindi dapat gano'n, di ba? Ito na yung mga kalaban. So ito, mag-iingat na naman kayo. Ganyan lagi sa Acts eh, may kalaban. But the Jews, stirred up the devout and honorable women, and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coast. So, bakit ito? Ano mo yan sa mga audio? Ba't sila ganito sa gospel? Ang masin nyo kanina, ano yung dahilan kanina? Kasi lagad kay Paul? Ha? Madami nakinig. And therefore, sila ay? Ano yung naramdaman nila? Nainggit. Marunong ba kayo mainggit, mga bata? Kunwari dito, bumaling. Siguro na si Jacet. Dati hindi marunong basin, bumaling. Kakabisado pa ng Bible, eh, nainggit kayo kay Jacet. Di sila nyo ngayon si Jacet. Nagawin nyo ba yun? Ay, si ano, si Mamela, oh. Bagay na lang pinupuri ni Pastor. Gawin natin ganito. Sakaduan natin ito para hindi makapunta ng church. Nagawin niyo ba yun? Yung mga Hudyo, ganun. Gusto nila sakaduan yung tao. Sinabi na rin ni Jesus sa Mancho. Kaya ngayon, para hindi maligtas yung ibang tao, gusto nila si Paul, yung lingkod ng Diyos, yun ang gusto nila tirahin, di ba? Gusto nilang paalisin na yun. Dapat wala yun si Maslow. Si Paul, si Barnabas. Paalisin nga natin yan. Ganong galit. Nakita niyo yun? Galit yung tao sa lingkod ng Diyos. So sana, panalangin ko sa inyo, pag merong murah, sa ano nyo, saan ba pupunta yung mga bata yun na yan? Pastorize mo. Ako, paalisin nga natin yan si Pastorize. Mapahid ba kayo? Sana tulungan nyo ako sa panalangin. Amen? Sabihin nyo lang yung totoo. Wala pong ginagawa sa aming masama yan eh. Diba? Ganun lang. Pagtanggol nyo naman yung gawain dito. Itong mga ito, hindi nakapalag eh. Kaya nangyari, pinatalsik si Paul, saka si Barnabas. Kasi ganyan ang mga kaaway ng Diyos. Lukuloko talaga yan. Gagawa ng paraan yan. So, siguro gusto mong mag-stay ni Paul doon, kaso wala, pinapaalis na sila eh. Ano gagawin nila? Naalis na sila. So, dadami pa ba yung maliligtas sa place nila? Nadami pa ba yung maliligtas sa kanila? O hindi na? Hindi ko kasi naiginig eh. Hindi na, pinaalis na nga si Paul eh. Pinaalis na eh. So, hindi sila pinagtanggol, wala. So, kung doon yung lingkod na Diyos, maraming magagawa yan eh. At minsan, pinapaalis. Kung hindi man pinapaalis, ina-isolate, di ba?
Kung may nagkalat na ng chismis dyan, ay, mga Baptist, iniwala na sila na, sila lang may ligtas. Eh, huwag na tayo pumunta dyan. Sinasabi ko ba yun? Kami lang maliligtas? Wala kang sinabi yung gano'n, di ba? Pero pag may nagkalat ng chismis, ano isipin yung ibang tao? Yan. So, parang, hindi kasi gano'n eh, hindi na tayo papaalis eh, pero, ang tawag ng character assassination. Yan. So, ngayon, ang ginawa nila, umalis na sila. Pero yung mga disipulo, dahil maraming successful, I mean, yung success, di ba? Kapalad sa, ano, yung solving tayo, success yun. So, hindi na nila mamubura yun, yung mga naligtas. Hindi na mawawala yun, di ba? So, success na tayo. Kaya sabi dito, kahit napali sila yung disciples, ay sila ay natuwa na. Amen? So, ganun tayo dapat matuwa tayo pag may nangyayaring ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ano gusto mong mayari ng Diyos? Maraming maligtas. At yung mga naligtas, ang gagawin ng maligtas? Magkakalat na, ganun ba? Maglilingkod din sa Diyos at maglilingkod din mga naligtas, maraming pang maliligtas lalo. Amen. Hindi yung kabataan mo, nagtapat ka dyan, marami akong pointong ganun eh. Ang gusto rin, oh, dati po sama-sama kami dyan, ano nangyari? Ngayon, hindi na daw. Nasaan yung success? Wala na. Hindi nagpatuloy. Sayang lang. Amen? Amen. Sana kayo ganun, ha? Hindi kayo dapat ganun. Patuloy yan. Ang paglago para isang halaman, ilan ang bunga ng halaman, ilan ang dahon. Hanggat kaya, di ba? Hindi naman siguro lalaki yan ng parang building niya or something. Kung ano lang yung kaya niya. Napansin ko itong puno natin dito. Ang laki na. Dami ng bunga. Sabi sa inyo, kunin nyo na. Yung mga artist na yan. Eh, may langgam eh. Ganun yun lang. Sayang, nabubulok eh. Mamaya ako kayo. Ulan. Okay, so next week na to. Chapter 14. Amen? Daming lesson, di ba? Kung naiginig lang kayo, naiginig ba kayo? Ito, gusto ko itong mga ito, talagang ano eh, sana nakikinig talaga. Alam mo, tulog ka na, Rachel, ha? Ganyan talaga yan. Ganyan talaga. Pigilin niyo yung ano nyo, anong gusto mong gawin. Mamaya, magkulit ka na, maglabas mo dito. Sayang yan, yung mga inaaral natin, lahat yan. Ang pakinabangan yan. Nung bata rin ako, parang hindi ko pinapahinggalan kasi nga, hindi ko maintindihan. Pero, disiplina mo yung sarili mo, mas marami ka yung mga terms na ginagamit ni Pastor, English mo yung Tagalog. Mapapamiliarize ka sa kadami-dami mong base na maririnig yan. Mapapamiliarize ka na dyan. Amen? Yung mga term na yan, maintindihan nyo yun. Okay? So, question. Question ba kayo? Wala agad. Yan na, kung sa siya na. Ano yung isip ko? Oh, basta sa Sabado. Ah, Sabado. Sa Sabado, wala tayo. No? Prepare lang kayo. So, masaya yan sa Linggo. Ako, nautuwa akong para sa inyo. Diba? Medyo iyaano lang natin para maalala nyo na may na-accomplish kayo. Tapos, after nyo, may pagkatapos pa nyo, di ba? Ano na lang kayo, Sabado, Linggo? Pasok na kayo, diba? Sige. Okay, let's pray, Panginoon. Salamat sa yung mga salita ko na pag-aganda. Nagulito kami, Lord, kahit mga bata, pwede yung mga to, yung mga aral, pwede namin i-apply. Yung buhay ni Paul, ni Barnabas, yung mga lingkod. Nakita rin namin yung mga kalaban, Panginoon. Mag-iingat kami sa mga kalaban namin. Alamin namin yung gagawin namin. Ang dapat namin gawin, kung talagang pinapalis na kami, hindi kami makapagdambulan mo ngayon, kami po yung sasubmit sa inyong kalooban, kung ayaw sa amin, hindi namin pipilitin yung mga naniniwala, ipopromise kami sa kanila, turuan namin sila, Panginoon, mga bata ko, Lord, mga sila po yung patuloy, hindi po yung mga sa matanda, mahalin namin yung salita, yung gawain, patuloy ko na paglikod sa inyo, Lord. Lati, in Jesus' name, we pray. Amen.